Sinabi nga ito ng mga Kings player matapos silang matalo sa Warriors sa Game 7. Pero isama na rin natin ang kanilang ang coach na si Mike Brown, kung saan sinabi niya salamat nga daw muna sa mga fans ng Sacramento na talaga naman daw na sumuporta sa kanila this season and this playoffs. Pero hindi daw dapat sila maging malungkot. Kahit nga daw natalo sila dito sa Warriors ay maganda pa rin naman daw ang kanilang ginawa this season as a whole team. Pero nagbigay credit din itong si Coach Brown sa Warriors at talaga naman daw na pinakita at pinamalas ng Warriors sa kanila ang kanilang experience, mga idol, this Game 7. Lalo na nga daw sa rebounding department. Itong si Kevon Looney nga daw ay unbelievable this game nang dahil sa kanyang 10 offensive rebounds tapos samahan pa daw ng 4 kay Wiggins. Pinag-usapan nga daw nila na itong team ng Sacramento Kings na ang third quarter nga ay ang quarter ng Golden State. Kaya dapat silang maganda as a team. Pero hindi nga daw yun nangyari at inalaw daw nila na magkaroon ng 13 offensive rebound itong Golden State Warriors just in the third quarter, kaya mahirap nga daw talaga manalo kapag ganun. Sabi naman ni Domantas Sabonis sa kanyang interview, feeling niya nga daw ay nakipaglaban daw sila sa buong laban. Pero after halftime nga daw ay itong Warriors ay naging iba na. They were more aggressive, sabi nito rin sa bonus, kinuha nga daw nila ang lahat ng offensive rebounds na nagresulta sa more possessions, extra possessions para nga sa team ng Golden State at kinukuha nga rin daw nila ang 50-50 balls or 50-50 possession. Kaya't mahirap nga daw talaga manalo kapag inalaw mo ang team na magkaroon ng mga ganong klaseng extra plays. Ito namang si De'Aaron Fox, mga idol, ang kanyang nasabi sa kanyang interview. Ito nga daw, Warriors ay lumabas ng second half at naglaro sa third quarter na parang champions. They responded like champs, sabi neto ni De'Fox sa interview. Itong Warriors nga daw ang nauna sa mga loose balls kanina sa mga 50-50 possessions sa laban tapos ang dami pa daw nilang nakuha na offensive rebound. Lahat daw ay ginawa nila para manalo sa laban sa third quarter. Kumbaga, sinasabi neto ni Fox na ginawa ng Warriors ang little things that makes the difference kung mananalo ang isang team or kung matatalo ang isang team. Get feeling niya nga daw, ito ang dahilan kung bakit sila natalo this Game 7 at nalaglag na nga this playoffs. Natanong nga rin itong si De'Aaron about sa performance ni Steph Curry. At ang naging sagot niya ay he is one of the greatest ever. He makes tough shots nga daw, he gets into the lane at talaga naman daw na ginagawa niya ang lahat para nga manalo ang Warriors, ang kanyang team sa labang ito. At nung nag-umpisa na nga daw na mag-init itong si Steph ay nahirapan na nga daw silang pigilan pa itong pag-take over ni Curry. Dinoble team na nga daw nila mga idol itong si Stephen Curry pero talaga daw na mahirap siyang pigilan. Lalo na nga daw kapag siya ay nasa rhythm na. Pag nasa zone na itong si Stephen Curry, wala ka na daw magagawa pa. Yan ang nasabi ni De'Aaron Fox, mga idol, sa grabbing performance neto ni Steph, 50 points in Game 7, first ever yan in NBA history. So yan mga idol lang ha, pagre-recognize, pagbibigay respeto, pagbibigay credit netong kanilang coach ng mga players dito nga sa team ng Golden State Warriors. At the end of the day mga idol, at the end of a very feisty, very tough, very entertaining series ay nauwi pa nga rin ito sa pagbibigay respeto ng both teams sa isa't isa.